Come on forgiving Gerald, hindi ka magiging fully happy kung hindi ka marunong magpatawad. During the grand media launch for the new Dreamscape project Ikaw Lang ang Iibigin last April 24, lead stars Gerald Anderson and Kim Chiu both admitted it felt awkward for them to be working together again on TV. Una, awkward talaga kasi hindi namin kami super friends nito eh. Hi hello lang talaga kami sa ASAP. Tapos yung mag-eksena namin chummy, ganyan. Nakakatuwa na pero kaming professional and medyo na awkward din sumagataw na kaharap namin lalo na nung una. Si Siyempre alam namin nila yung nangyari sa amin and hindi masyado maganda yung gaganap. Pero okay nung ganyan. At least kami nasuto na kami, naging mas professional and I'm very happy na yung nangyari na yun before panunggabata pa kami, Kim revealed. Gerald downplayed the awkwardness and said he would rather focus on this new opportunity to work with Kim again. Hindi naman may iwasan. Siyempre matagal na rin naming hindi nagsama but at the end of the day alam ko naman na it would be inevitable na magkakasama ulit kami. Masyadong maraming sumuporta sa amin para hindi pagpagyan yung mga fans naman dati and they really deserve it. And yung mga hindi naman fans, yung mga bagong fans ngayon, ang masasabi ko maganda yung mapapanuwad nyo. Personally masaya ako na meron akong ganitong oportunidad na makasama si Kim kasi mula nang nag-aumpisa ako sa career hanggang sa kung saan man akong ganyan si Kim yung kasama ko. I'm taking this opportunity as a gift from God, as a opportunity na makasama si Imulay. Sa akin basta magkaroon kami ng oportunidad na mapagkita yung pinag-aarapan namin. Kumbaga yun na yun eh. Bakit pa kami mgariklamo. Mapapanuwad ng fans naman, ng audience ang magand ang produkto at yan ang pinakamahalaga para sa akin, he explained. According to the 27-year-old actress, a big part of the healing process for her was forgiveness. May one important lesson din ako na natutunan sa mga nangyari na yun na hindi ka magiging fully happy kung hindi ka marunong magpatawad. Kasi hindi naman yung tao yung kaliban mo dun kundi yung sarili mo. Kasi mapapagod ka lang, magagalit ka, iwasan mo yung tao, o kaya magsasabi ka ng masama. The best thing to do is to forgive the person and just go on with your life mas happy. So okay naman, masaya naman kami ngayon, she explained. Come on forgiving Gerald. Hindi ka magiging fully happy kung hindi ka marunong magpatawad.